Hello, sir. Katotohanan at misteryo. Share ko lang po ang karanasan naming magkakaibigan tungkol sa mga aswang. Ako nga po pala si Agustin Alpasar. O mas kilala ako sa tawag na Bing. At iyon na rin sana ang itawag niyo sa akin. 46 years old na po ako ngayon. Ako po ay tubong South Cotabato, Mindanao. At nakatira na sa Caloocan City at kasulukuyang OFW dito sa Abu Dhabi. It's been a year or more na subscriber at silent listener niyo ako. At hindi lang po basta-basta na subscriber. Tatlong account ko po ang nakasubscribe sa inyo. Iyong personal account ko, desktop sa work, at iyong company issue na cellphone na may iba't ibang account name para walang ligtas ang lahat ng story na ia-upload nyo at bilang suporta na rin sa channel mo. Pati sa isa mo pang channel ay nakasubscribe din ako. Sir Idol, ang mga pangalan ng mga tao at lugar na nabanggit sa kwentong ito ay totoo. Pero okay lang nabanggitin nyo kasi first name lang naman. Pero wag na po sanang banggitin ang eksaktong lugar kung pwede. Mahirap na kasi. Saka ang mga email address na binanggit ko. Kayo na po ang bahala sa title. Uumpisahan ko na po ang kwento natin. Usual na sa buhay ng mga high school na maraming kaibigan, maging lalaki man o babae. March 1991, sa aming pagtatapos ay nagkahiwa-hiwalay na kami magbabarkada. Sa awa ng mahal na Panginoon ay nakapagpatuloy ako sa kolehiyo pero ang iba naming mga tropa ay hindi na. At isa na dito si Larry. Siya ang main character sa kwentong ito. Siya ay namasukan bilang tendero ng karne ng baboy, baka, manok sa isang palengke ng Coronadal City. Tatlo kaming nag-aaral sa General Santo City. Ako, si Roland at si Virgilio. Nagbo-board lang kami sa isa sa mga boarding house na malapit sa isang maritime school kung saan kami pumapasok at lingguhan kami kung umuwi sa lugar namin. Umuwi kami ng Biyernes ng hapon at babalik din ng General Santos ng Linggo ng hapon. Bali dalawang sakay kasi sa bus. From South Cotabato, bababa ng Coronadal. Lilipat ng ibang bus papuntang General Santos at vice versa. Bago kami lumilipat ng sasakyang bus ay pumupunta muna kami sa palengke. At doon kay Larry kami bibili. Siyempre, may tawad na may pasimpleng dagdag na rin sa karne. Hahaha, alam niyo na po pag magtutropa, ganun talaga. Fast forward na po tayo. August 1992. Second year college na kami noon. Isang hapon at araw iyon ng Linggo. Dumaan ulit kami kay Larry gaya ng palagi naming ginagawa. Habang bumibili kami ay inimbita niya kami na umattend daw kami sa kasal niya na gaganapin sa second Wednesday ng September 1992. Nagulat kami kasi ikakasal na siya eh hindi nga namin alam na may kasintahan siya. Kaya nagsimula na rin kaming magtanong. Ayon pa sa kwento ni Larry na ang babae daw ay naging suki niya sa karnihan. Lagi daw yung namimili ng sari-saring karne at gustong-gusto daw ang bagong katay na karne at nanghihingi ng sariwang dugo ng bagong katay na hayop. Ang pangalan daw ng babae ay Sinaida. Balingkinitan ang pangangatawan, matangkad, maganda at mas bata ito kaysa sa amin. Si Sinaida daw ay nakatira sa isang baryo nasakop din ng South Cotabato
nakasunod ng bayan ng Coronadal. Laging nagsosolo lang kung mamili ang babaeng iyon, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Larry na ligawan ito. Dahil pagkatapos bumili sa kanya ng sariwang karne, ay inihahatid niya iyon sa sakayan ng bus. At habang naglalakad papunta sa terminal, ay nililigaw-ligawan niya daw si Sinaida. At sa hindi rin nga katagalan ay sinagot siya nito, pero hindi niya na sinabi pa sa amin. Miyerkules ang araw ng kasal dahil hindi raw Katolik ang mapapangasawa niya. So ayun na nga, pumayag agad kaming tatlo at excited pa kasi siyempre kainan iyon. At siya din ang unang makakapag-asawa sa amin at excited din kami na makilala ang magiging asawa niya. At iyon ay gaganapin sa bayan ng babae. Ang nasabing bayan ay malapit na rin sa General Santos kung saan kami nag-aaral. Napagkasunduan nga naming tatlo na absent na lang sa kanya-kanyang klase para maka-attend ng kasal. Last Sunday noon, bago ang kasal nila Larry at Sinaida, ay dumaan ulit kami sa palengke kung saan nagtatrabaho si Larry. At pinakiusapan kami ni Larry na kung pwede ay Martes pa lang ng gabi ay pupunta na kami sa bahay ni na Sinaida para tulungan si Larry sa pag-aasikaso ng mga ihahanda. Dahil wala raw pupunta na mga kamag-anak niya. Nagulat naman kami dahil kilala namin ang mga lalaking kapatid at mga pinsan ni Larry na pwede sanang makatulong sa pag-aasikaso, pero ang sabi niya ay sa araw na raw mismo ng kasal ang mga iyon magsisipunta. Wala na kaming nagawa kundi pumayag at napag-usapan namin na pagkatapos ng klase namin ng Martes ay babiyahin na kami at hihintayin na lang kami ni Larry sa terminal ng bus. Alas 3:30, Martes iyon ng hapon, ay tapos na ang lahat ng subject namin. Umuwi kami kaagad ng boarding house at nagligpit. Nagdala na rin ng mga ekstrang damit tapos bumiyahin na. Almost 5 PM nang dumating kami sa terminal ng bus. Wala pa doon si Larry, kaya naghintay na lang muna kami nang biglang may tumawag sa akin mula sa likuran. At nang lingunin ko iyon ay nakita ko si Dennis. Classmate ko siya sa college. Taga doon lang din pala siya at kabababa niya lang sa bagong dating na bus. Tinanong niya ako kung saan kami pupunta dahil alam niya naman na taga South Cotabato ako. Sinabi ko na hinihintay namin ang kaibigan naming si Larry dahil pupunta kami sa lugar ng mapapangasawa niya. Tinanong ako ni Dennis kung saan ang lugar ng mapapangasawa ni Larry, kaya sinabi ko nga ang pangalan ng lugar na iyon. Nagulat si Dennis nang marinig ang lugar na aming pupuntahan at nanlaki pa ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ako sa braso at hinila sa may tabi, saka binulungan. Pare, huwag na kayo pumunta sa lugar na iyon. Delikado doon. Sabi ko naman, ha? Bakit? Paano naging delikado? Basta, huwag na kayo tumuloy doon, lalo na at magagabi pa. Di na ako nakasagot kay Dennis dahil dumating na pala si Larry. Sa katunayan ay nakasakay na sa dala niyang tricycle sina Ronald at Virgilio. Sinabihan na lang ako ni Dennis na pare, mag-ingat kayo ha. Kahit anong mangyari, sikapin niyo makabalik dito sa terminal. 24 hours naman na bukas ang mga tindahan dito at maraming tao. Mas ligtas kayo pag narito na kayo. Salamat pare ha. Yun na lang ang naisagot ko kay Dennis. Habang nasa biyahe kami, ay nanghingi ng pasensya si Larry kung bakit siya nahuli ng dating.
Dumiretso pa daw kasi siya sa palengke para mamili ng mga gagamitin at mga rekado para sa mga lulutuin. Sinabi ko na lang na okay lang. Wala naman iyong problema. Kaya pinaandar niya na nga ang tricycle at umalis na kami doon sa terminal. Mga 25 or 30 minutes lang ang biyahe namin kahit mabagal lang naman ang pagpapatakbo at malapit lang din naman iyon sa highway. Nasa gitna kami noon ng gubat. May malalaking puno ng ipil-ipil, akasya, mangga at kasagingan ang nakapalibot sa mga kubo na nandoon. Parang 7 o 8 maliliit na kubo ang naroon at kapansin-pansin talaga ang liit ng mga kubo. Kasi kailangan naming yumuko bago makapasok sa loob. Tapos, ang medyo weird pa doon kasi naka-single file ang mga kubo o nakahilera ng may 1 hanggang 2 meters ang agwat ng bawat kubo. Madilim ang paligid dahil nga malalaki ang mga puno. May masangsang na amoy na humahalo sa ihip ng hangin at wala ding kuryente ang lugar. Pinapasok kami ni Larry sa unang bahay na naroon. Pagkapasok ay makikita ang maliit na space na nagsisilbing sala. Tapos may 1 maliit na kwarto na nakaangat sa lupa. May hagdan na 2 baitang at sa bungad ng kwarto ay may 2 babae na nakaupo. 1 magandang babae at 1 may katandaan na naginang. Na siguro mga nasa 65 o 70 years old na ang tanda. Nakabalot ang katawan noon ng malong. Malong po ay usually ginagamit ng mga katutubo or lumad bilang saya o di kaya yung patayong kumot. At ginagamit din iyon na pangtapis o pangkumot. Tela iyon na walang end at pabilog lang pero malapad. Hindi lang lumads ang gumagamit noon. Pero personally, meron ako noon at iyon ang ginagamit kong kumot kapag giniginaw. Ipinakilala kami ni Larry sa kanila at si Sinayda nga daw iyon at ang kanyang nanay. Nagmagandang gabi na rin kami sa kanila dahil almost 6 p.m. na rin naman at madilim na nga ang labas at loob ng bahay. Although may 1 maliit na nakasinding gasera naman sa loob. Hindi umimik ang mag-ina. Nakatingin lang sa amin. Kahit ngiti, wala, pero tumango naman. Pinaupo kami ni Larry sa 1 mahabang bangko na walang sandalan. Magpahinga daw muna kami. Nakiupo na rin si Larry at nagkamustahan kami. Maya-maya ay tinawag ni Sinayda si Larry at may ibinulong siya sa kaibigan namin. Pagbalik ni Larry sa kinakaupuan namin ay niyaya niya kami na lumipat sa ibang kubo. Yung kubo daw na aming lilipatan ay ang talagang nakalaan na kubong aming tutulugan at kay Larry. So ayun na nga, bit-bit ang kanya-kanyang knapsack bag ay lumabas kami para lumipat sa ibang kubo. At ang kubong yun ay nasa pinakadulo ng hilera. Habang naglalakad kami, ay halos lahat ng tao sa bawat kubo ay nakatingin sa amin. Yung iba nga nakasilip pa na parang nakatingin sa 1 masarap na pagkain. Tingin na pailalim at matalim. At sa bawat madadaanan naming tao ay nagmamagandang gabi kami. Pero walang sumasagot sa amin. Ilang saglit lang ay narating na namin ang dulong kubo. Pumasok kami agad dahil hindi naman nakalak ang pinto noon. Halatang bagong tayo pa lang ang nasabing kubo dahil kulay green pa nga ang kawayan na ginawang dingding at ang pawid ay ganun din. Sabi pa ni Larry na ang kubong yun daw
ay ang magiging tirahan nila pag naikasal na sila ni Sinayda. At nandoon na rin nga ang mga personal na gamit niya na kanyang dinala noong umaga pa lang. At ang tricycle na ginamit niya sa pagsundo sa amin ay hiniram niya sa amo niya. Dahil past 6 PM na noon ay nagtanong ako kay Larry. Pare, saan tayo kukuha ng pagkain natin panghapunan? Balik kaya tayo sa bayan, bili muna tayo ng pagkain doon. Sumagot naman si Larry. Huwag na pare, delikado. Sagot niya sa akin. May sardinas akong binili dyan kanina. Yun na lang muna ay ulam natin. Hihingi na lang ako kay Sinayda ng kanin. Sumabat naman si Virgilio. Pare, bakit delikado? Maaga pa naman no. May tricycle naman tayo na masasakyan. Tapos kasal mo bukas. Sardinas ang iuulam natin ngayon. Basta, makinig na lang kayo sa akin mga pare. At pasensya na rin kayo. Wala pa yung mga ihahanda para bukas eh. Kaya wala pang ibang pagkain. Mamaya pa raw darating ang papa ni Sinayda na siyang namili ng mga kakatain. Dugtong pa sa amin ni Larry. Habang nag-uusap kaming apat sa loob, ay nararamdaman ko na parang may mga tao sa labas na nagbubulungan at parang nakasilip din ang mga iyon sa amin. Kinalabit ko si Roland, pero bago pa ako nakapagsalita, ay sinabi niya na, "Oo, naririnig ko." Sabi niya agad sa akin. Maya-maya pa ay may naririnig na kami na kumakatok. Agad namang pinagbuksan iyon ni Larry. Si Sinayda pala iyon at may dalang kaldero na may lamang bigas. Agad naman iyong kinuha ni Larry at nagsimula ng isaing sa lutuang diuling. Habang ginagawa iyon ni Larry ay nagsalita naman si Sinayda. Pasensya na kayo ha. Sana hindi na lang muna kayo pumunta dito sa amin. Doon na lang sana kayo pumunta sa kapilya bukas. Bago pa man kami makapagsalita, ay nagpaalam na si Sinayda. Sabi niya, "O sige ha, dito lang kayo. Huwag na huwag kayong lumabas. Si Larry na ang bahala sa inyo." Saka tumalikod na nga siya at tuluyan nang lumabas. Tinanong namin si Larry kung ano ba ang problema. Sumagot naman siya ng, "Mamaya na pare, pagkakain natin." Tapos nakisuyo na rin siya sa amin na tignan-tignan daw muna namin ang sinaing niya at may kukunin lang siya sa labas. Doon lang daw muna kami sa loob at sandali lang naman siya. Pagkalabas niya ay sinara niya rin kaagad ang pinto. Noong nasa labas na si Larry, sinabi ko sa dalawa, "Mga pare, parang may problema dito ah. Hindi pa lang natin alam kung ano, pero dapat maging alisto tayo. Dala niyo ba ang mga alaga niyo?" Tanong ko pa sa dalawa. "Oo pare." Sabay pa nasagot ng mga kaibigan ko. Ang alaga po na tinutukoy ko ay iyong sinturon na ang buckles ay kutsilyo. Usong-uso sa amin yun noon na ang pinakahawakan ng kutsilyo ay iyon mismong bakil o yung pinakabakal noong sinturon. Maya-maya lang ay narinig namin ang andar ng tricycle ni Larry. Inilipat niya pala iyon sa tapat ng kubo na aming tinutuluyan. Pagkapasok niya ay daladala niya yung bayong na pinaglagyan ng mga pinamili niya sa palengke. Kasama na rin doon yung isang katamtamang haba ng itak na pinahasa pa niya muna at isang karit, yung panggapas iyon ng palay. Dinagtagal ay naluto na ang sinaing at kumain na nga kami. Siguro mga alas 7:30 na ng gabi ang mga oras na iyon. Habang kumakain kami ay nagtanong ulit si Roland. "Pare, ano ba talagang problema dito?" Tumayo si Larry at may kinuha sa kanyang bag. Ballpen at papel pala iyon at nagsimula na siyang magsulat habang kaming tatlo naman ay nagpatuloy lang sa pagkain.
Nang matapos na kaming kumain, ay iniabot niya sa amin iyong sulat. Pero bago niya bitawan ang papel, ay sumenya siya na huwag daw kaming maingay. Kaya binasa na nga lang namin iyon ng tahimik. Habang binabasa, ay nanlaki ang mga mata namin. Ang laman ng sulat ay ganito. Pasensya na kayo mga parikoy. Isinulat ko ito dahil ayokong marinig nila ang pag-uusapan natin. Unang-una sa lahat, patawarin niyo ako, pati na rin ang magiging asawa ko. Hindi namin gusto na malagay kayo sa alanganing sitwasyon. Ayaw naming mapahama kayo. Patawarin ninyo kami, pero huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat para hindi kayo mapahamak. Gusto ko sanang pauwiin na kayo kanina habang nasa terminal pa tayo. Kaso, nakikita ko na excited kayo kaya tumahimik na lang ako. Mga parikoy, aswang ang lahat ng tao dito. Lahat sila, pati ang mga magulang ni Sinaida. At ang leader nila dito ay ang ama ni Sinaida. Pero si Sinaida ay hindi. Dahil hindi niya gusto maging aswang. At ayaw din ng mga magulang niya na mahawaan siya. Dahil mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang at gusto nilang maging normal na tao ang kanilang nag-iisang anak na babae. Nalaman ko lang ang lahat na ito kaninang umaga lang nang ipinagtapat nila sa akin. At sinabi pa nga, kung gusto ko daw umatras ay bibigyan nila ako ng pagkakataon na kahit masakit sa kanila ay malaya daw akong makakaalis. Pero hindi ako umalis. Mahal ko si Sinaida, mga parikoy, at ang magiging anak namin. Oo, mga parikoy, buntis na si Sinaida. 2 months na. Inunahan ko na sila. Kinain ko na kinain yung anak nila bago pa nila ako kainin. Habang may hahaha pa sa sulat nito. Napangiti naman kami sa sinabi niyang iyon kahit kinakabahan. Maging alisto sana kayo at makinig sa lahat ng sasabihin namin ni si Sinaida. Tumango naman kaming tatlo bilang pagsang-ayon sa sinabi niya sa sulat. Sa ngayon, maghanda muna tayo ng kahit kaunting proteksyon. Inilabas niya iyong mga pinamili niya sa palengke. Mga pansahog yun sa mga lulutuin. Magsikuha na kayo ng bawang at asin. Ilagay niyo sa mga bulsa niyo at yung iba ay sa bag. Sinunod din naman namin kaagad iyong mga sinabi niya. Yung itak at karit ay inilagay niya rin doon sa gilid kung saan nakalagay ang mga bag namin. Maya-maya pa ay may naririnig na kaming mga ingay. Yun pala ay dumating na ang ama ni Sinaida at ang mga kasama nito. May dala-dala daw ang mga ito na 2 malalaking baboy at mga manok. Sabi pa ni Larry na lumabas na rin nang marinig ang nagkakaingay na yon. Nalaman na rin daw ng mga ito na nandoon na kami dahil pagdating pa lang daw ng mga ito ay may nagbubulungan na daw agad na tungkol sa amin. Tinawag siya nito at tinanong kung totoo bang may mga bisita siya na dinala. Sinagot naman daw iyon ni Larry na oo, mga kaibigan ko po. Gumisi daw ito at tumango-tango lang sabay pasok sa kanilang kubo. Bumalik na nga si Larry sa kubo namin. Maya-maya pa ay umaalingasaw na ang nakakasulasok na amoy. Amoy na parang nabubulok na laman. Napaduwal pa nga ako dahil sa sobrang lakas talaga ng amoy. At kasabay noon ay maririnig mo rin ang mga nguya. Nguya ng parang gutom na mga nilalang na may kasama pang pag-angil. Pero sabi ni Larry na wag lang daw namin iyong pansinin. Kinuha niya ang isang plastik ng asin at nagsimula ng lagyan ang lahat ng sulok ng kubo, pati na ang 2 maliit na bintana. Pero katakataka lang na hindi niya nilagyan ang bahagi ng pinto. Ginawa niya raw iyon para makapasok ang kanyang mga biyanang hilaw
kung sakali mang puntahan kami. Mag-aalas 10 na ng gabi iyon, tinanong ko si Larry kung anong oras kami magkakatay ng mga ihahanda kinabukasan. Sagot naman ito sa akin na wala daw kaming gagawin. Doon lang daw kami sa loob ng bahay. Ang mga taga-roon na daw ang bahalang kumatay at magluto sa mga panghanda. Sinagot ko naman na paanong pagluluto ang gagawin nila. E di ba takot sila sa ganyan? Sabay turo ko pa sa Ricardo pati na rin sa asin. Sinang-ayuna naman ng dalawang kaibigan namin ang sinabi ko. Ewan ko sa kanila, basta sila na raw ang bahala. Sagot pa muli sa amin ni Larry. Mga alas 10:40 na ng gabi nang mapansin namin na parang nawala na ang masangsang na amoy na kanina lang ay sobrang baho. Mga alas 11 ng gabi nang biglang nagkaingay sa labas na parang ang lahat ng nakatira doon ay nagsilabasan sa kani-kanilang kubo, pati na ang mga bata. At kasunod nga noon ang pag-iyak ng mga baboy, kaya napasilip kaming apat sa siwang ng dingding ng kubo na yari lang sa sawaling kawayan at nakita namin ang dalawang baboy na nakagapos ang mga paa at nakapatong ito sa isang lamesa na hindi rin namang kalayuan sa kubo namin. At bigla na lang itong sinaksak sa leeg noong lalaki na may malaking pangangatawan at may nakasahod na timba sa ilalim para sa dugo ng kawawang hayop. At nang malagutan na ng hininga ang baboy, ay sinunod na rin agad yung isa pa. At pagkatapos noon ay nakita namin na dinilaan pa noon ang dugo ng baboy na naiwan sa kanyang kutsilyo. Pagkatapos ay isinunod na rin ginilitan ang mga manok at doon din sa timbang iyon inihalo ang dugo ng mga ito. Maya-maya pa ay nagsipasok na ang lahat ng naroon sa kani-kanilang kubo. Pero hindi rin nagtagal ay nagsilabas din ang mga ito. Kapansin-pansin na lahat sila ay may bit-bit na mga baso at yung iba naman ay tasa ang dala. Ganon din naman ang mga magulang ni Sinaida. Kaming apat naman ay tahimik lang at pigil ang hininga na nakasilip. Maya-maya pa ay nagsalita na ang kanilang leader. At ang sabi nito, "Mga kasama, lahat tayo ay kukuha ng sariwang dugo at sabay-sabay tayong uminom." At iyon na nga ang ginawa nilang lahat. Kaming apat naman ay takot na at si Larry na ang unang nakapagsalita. "Mga pare ko'y, magsihanda kayo. Delikado na ito." Kaya dali-dali naming hinugot iyong mga kutsilyo sa aming sinturon habang si Larry ay dinampot ang itak at karit. Iniabot niya sa akin ang karit habang sinabihan niya si Roland at Virgilio na dumakot ng asin. Maliban sa mga asin at bawang sa aming bulsa, ay may hawak-hawak pa sila. Ako naman ay karit at kutsilyo ang aking hawak. Tahimik pa rin kami na nagmamatyag habang nakasilip sa labas. Nakita nga namin na ininom na ng lahat ang dugo na naroon sa timba at yung iba pa nga ay dinidilaan pa ang timba para masimot ang dugo na naroon. At muling nagsalita ang kanilang leader. "Mga kasama, hindi lingid sa inyong kaalaman na ikakasal na bukas ang aming anak na si Sinaida. At bilang pinuno nyo, hinihiling ko na sana walang gagawa ng anumang bagay na ikakasira natin. May mga bisita tayong darating bukas at iyong mga kamag-anak at kaibigan ni Larry, ang lalaking mapapangasawa ng aming anak." Biglang sumabat yung lalaking may malaking katawan at nagsalita ng, "Mawalang galang lang po, pinuno. Pero bakit tayo nagtsatsaga
sa kakapiranggot na dugo ng mga hayop na ito. Kung tutuusin, ay pwede naman tayong magpakabusog ngayong gabi. Para bukas, siguradong walang gagawa ng kalokohan sa mga bisita natin. Siguradong mabubusog tayong lahat sa tatlong binata na nandyan sa loob. At humarap na nga silang lahat sa kubo na kinalalagyan namin. Kapansin-pansin din ang nagbabaga nilang mga mata habang tumutulo ang laway sa kanilang mga bibig. Muling nagsalita ang kanilang pinuno. Huwag niyong pakialam ang mga bisita ng aking anak. Matuto kayong makinig sa akin at makontento sa dugo ng hayop. Ngunit may isa pang lalaki ang nagsalita. Mga kasama, papayag ba tayong magutom at matakam sa dugo at laman ng tao na pwede naman nating makain ngayong gabi? Samantala sa pabulong na boses ay nagsalita si Larry. Mga parikoy, kunin nyo na ang mga bag nyo at bitbitin nyo na yung supot at asin. Lalaban tayo kung kinakailangan. At iyon na nga ang aming ginawa na kahit nanginginig na sa takot ay pilit na kumakalma dahil alam namin na walang tutulong sa amin kundi ang amin lang ding mga sarili. Humanda na nga kami. Bahala na talaga ang nasa isip ko nung mga oras na iyon. Nang maisip ko ang abo sa lutuang diuling, kaya dali-dali na nga akong dumakot ng abo doon at ipinahid ko sa kutsilyo ko at karit. At yung iba naman ay ganun din ang ginawa nila, maging si Larry. Nang muli kaming sumilip ay papalapit na silang lahat sa kubo na aming kinaroroonan. Di na sila napigilan pa ng kanilang pinuno. Mga nagbabagang mga mata, tumutulo ang mga laway, bata, matanda, babae at lalaki. Lahat sila ay gusto kaming lantakan. Nang walang ano-ano ay sumulpot sa pagitan ng mga aswang at ng pinto ng kubo si Sinaida kasama ang ina nito. May hawak na kutsilyo si Sinaida at pagkakita ni Larry ay agad niyang binuksan ang pinto at lumabas na rin kaming lahat. Hawak namin ang aming kanya-kanyang armas. Kutsilyo at karit ang sa akin, kutsilyo at asin naman kay Roland at ganun din kay Virgilio. Itak naman ang hawak ni Larry. Lumapit na rin sa amin ang ama ni Sinaida at hinarap ang kanyang mga tauhan na aswang. Samantala, ang kanyang ina ay nakaharap na din sa iba pang mga taga roon. Nakabuka ang kamay at bahagyang nakayuko, naanimoy handang mga almot at mga gat sa kanyang mga kapwa aswang. Nagsalita si Sinaida, "Bakit kayo nagkakaganyan? Hindi na kayo nakinig kay ama. Bakit nyo kakainin ang mga bisita namin? Hindi nyo ba nakita? Silang tatlo lang ang dumating. Kahit mga kamag-anak natin ay walang ibang dumating. Pero silang tatlo ay nandito kahit pamalagay sa panganib ang buhay nila. Pero dahil sa tunay silang kaibigan ay sinamahan nila si Larry." Nagsalita naman ang ama ni Sinaida. "Hindi nyo na ako ginalang bilang inyong pinuno. Kaya kung gusto nyo magkamatayan na tayo kahit magkakamag-anak, sige, umpisahan na natin." Ibinuka na nga nito ang kanyang mga kamay at bahagya na rin yumuko. Nag-angilan naman ang kanyang mga tauhan nang biglang nagsalita si Larry. "Sandali lang po! Sandali lang! Huwag kayong magpatayan! Magkakamag-anak kayo! Kung gusto nyong kumain ng tao, sige ako! Ako na lang ang kainin nyo! Huwag lang ang aking mga kaibigan. Hayaan nyo silang makauwi sa kanilang pamilya." Sumabat din naman si Sinaida. "Sige, kung gusto nyong kainin si Larry, idamay nyo na ako, pati ang sanggol sa aking sinapupunan." At itinutok na nito ang hawak na kutsilyo sa kanyang sinapupunan. Bigla namang napaangil ang ama at ina ni Sinaida at biglang nagbago ang kanilang mga anyo.
nagtayuan ang kanilang buhok at nagkaroon na rin ng balahibo ang katawan na animoy pako na nagtatayuan na matigas. Humaba na rin ang kanilang mga kuko at nagkaroon na ng pangil. Habang nangyayari iyon ay tagaktak naman ang aming mga pawis. Nanginginig ang mga tuhod at katawan namin sa takot, pero mahigpit pa rin ang hawak namin sa aming mga sandata. Bahagya namang napaatras ang mga aswang na naroon noong makitang nagbago na ng anyo ang kanilang pinuno at ang asawa nito. Nakatutok pa rin ang kutsilyo sa tiyan ni Sinayda at nang makita ni Larry na unti-unting umaatras ang mga aswang na naroon ay sinabihan niya kami na sabuyan sila ng asin na sinunod din naman namin kaagad. At nang matamaan nga ng asin ang mga batang aswang ay umangil sila na parang nasasaktan at sabay takbo sa likuran ng mga matatandang aswang. At patuloy na sa pag-atras. Patuloy din naman kami sa pagsaboy ng asin sa aming paligid. At nang ilang di pa na ang layo namin sa mga aswang na iyon, ay unti-unti na kami humakbang patungo sa nakaparadang tricycle ni Larry. Habang patuloy kaming lumalapit sa tricycle, ay pinoprotektahan din naman ng mga magulang ni Sinayda ang aming kinaroroonan. At nang makarating na nga kami sa tricycle, ay agad na iyon pinaandar ni Larry. Pinasakay si Sinayda sa kanyang likuran o backride at kaming tatlo naman ang sa loob noong tricycle, habang ang mag-asawa ay patuloy na nakaabang sa sino mang magtatangka na umatake sa amin. Nagsalita naman ang ama ni Sinayda at sinabing, "Sige! Patakbuhin mo na yan! Ihatid nyo na sila sa bus terminal! Aalalayan namin kayo hanggang sa main road!" At pinatakbo na nga ni Larry ang tricycle at may nagtangka ngang humabol sa amin. Iyon yung lalaki na malaki ang katawan, pati na iyong dalawa niya pang kasama. Ngunit sinalubong lang iyon ng mga magulang ni Sinayda at naggirian sila. Nakita pa namin nang magpang-abot sila at sa ilang saglit lang ay umatras na rin naman ang tatlong lalaki na iyon. Ang mga magulang naman ni Sinayda, kahit sila ay matatanda na, pero maliliksi at mabibilis pa rin. Kaya kahit nauna na kami, ay naabutan pa rin nila kami. Nang makarating na nga kami sa highway, ay inihinto na ni Larry ang tricycle. Ilang saglit lang ay dumating na rin ang mga magulang ni Sinayda. Bumalik na sila sa kanilang normal na anyo. Bumaba kaming tatlo sa tricycle at lumapit naman ang mag-asawa sa amin at nagsalita ang ina ni Sinayda. "Pasensya na kayo sa nangyari. Hindi namin kagustuhan ang nangyaring iyon. Ginawa namin ang lahat pero sadyang matitigas ang ulo ng mga kasamahan namin. Pakiusap lang. Wala sanang ibang tao ang makaalam sa tunay na pagkatao namin at ng aming pamayanan. Pati na rin yung nangyari kanina. Welcome pa rin kayong dumalaw kay Larry at Sinayda anumang oras na gustuhin nyo. Salamat sa pagiging tunay nyong kaibigan. Huwag kayong mag-alala. Puprotektahan namin sina Larry at Sinayda at ang magiging apo namin para hindi sila maging katulad namin." Tumango lang kaming tatlo at inayos na ang aming mga sarili. Binalik na namin ang aming mga kutsilyo sa sinturon at inilagay na sa bag ang mga asin na aming dala. At ang karit naman at itak ay isiniksik na ni Larry sa gilid ng upuan ng tricycle. Noong maayos na ang lahat ay nagpasalamat na kami uli sa mga magulang ni Sinayda at pinatakbo na ni Larry ang tricycle upang ihatid kami sa bus terminal. Ilang minuto pa nga ang lumipas ay narating na nga namin ang bus terminal. Ipinarada ni Larry ang tricycle sa gilid ng isang bukas na tindahan. Bumaba kami sa tricycle, ganun din sina Larry at Sinayda.
Humingi sila ng pasensya sa amin tungkol sa nangyari at nagpasalamat na rin. Gumanti din kami ng pasasalamat na kung hindi dahil sa kanila ay malamang kinain na kami ng mga aswang. Walang katapusang pasasalamat sa bawat isa ang namutawi sa amin. Nabanggit pa ni Roland, "Pambihira, sinubok talaga ng panahon ang pagkakaibigan natin ah. Hindi basta-basta ang nangyari sa atin. Nakakatakot, pero parang masaya din na experience." Maya-maya pa ay nagpaalam na nga si Larry at si Naida. Uuwi na daw sila. Naghihintay pa kasi ang mga magulang ni si Naida doon sa may gilid ng highway. Pero bago sila umalis ay nagyakapan kaming magkakaibigan. Mahigpit na nagkamay at inapig ang balikat ng bawat isa. Nakipagkamay din kami kay si Naida at sinabihan ko siya na siya na ang bahala sa kaibigan namin. Tumango naman siya at umalis na nga sila. Kami naman ay naghintay lang ng bus na papuntang General Santos para sumakay at makauwi na rin. Mula noon ay wala na kaming balita kina Larry at si Naida. Minsan din dumaan kami sa dating pinapasukan ni Larry sa palengke at hindi na raw ito pumasok simula noong maikasal. Hindi na rin namin tinangkang bumalik pa sa bahay ni na si Naida. Sa kasalukuyan po ay andito ako ngayon sa Abu Dhabi. Si Roland naman ay nakasampa na sa barko at si Virgilio ay may sarili ng negosyo sa bayan. Hanggang dito na lang po sir. Magpapadala po ulit ako ng kwento kapag nakaluwag sa oras sa trabaho. Maraming salamat po. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin pa raffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.